Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo, pati na rin sa mga nakikinig ng programa mo. Ako po si Donna, 34 years old, at ang asawa ko naman po ay 41 years old. Meron po kaming dalawang anak na parehong lalaki. 12 years old ang panganay at 10 years old naman po ang bunso. 3 months ago, nang ma-diagnose si Mister ng prostate cancer. Pero, it's been almost a year na po nang makarana siya ng mga symptoms. Meron pong blood sa urine for some months na. And sabi niya, ayos lang daw siya, baka UTI lang. Matagal-tagal din siyang dumanas ng pananakit ng likod at balakang. Lagi niyang ibinibiro na sign of aging lang daw yon. Pero last May, Tita L, ang dami niyang nararamdaman sa katawan na hindi na namin maipaliwanag. Ang tagal bago ko siya na-convince na magpa-check up, lalo na nung pinapagawa na siya ng series of laboratory tests. Noon pa lang, kung ano-ano nang naiisip niya na nakakaapekto na rin talaga sa mental health niya. Sa ngayon, Tita L, in-endorse na po siya for surgical removal ng cancer after a series of medical evaluation na din. All-out support naman po kaming buong pamilya sa asawa ko at kami na rin ang nagpapalakas ng loob niya. Kahit minsan, kapag nakakausap ko yung mga anak ko, nakikita ko at nararamdaman ko yung takot din sa part nila. Na ano man ang mangyari kay Daddy, gagaling naman po si Daddy, di ba, Mami? Yung kahit di sila nagsasabi, pero nakikita ko sa mga mata nila na worried sila sa Daddy nila at kahit nga sa akin. Gusto ko lang pong mag-ask ng advice or insights ninyo, Tita L, kung tama po ba na lahat ng nangyayari sa asawa ko, alam po ng mga anak namin. Lately po kasi, gusto ng asawa ko na ilihim na sa mga bata yung mga further recommendations or findings pa ng mga doktor niya. For me kasi, malalim po ang pangunawa ng mga anak namin. And they've got the strength na hindi namin akalaing ganun pala sila ka-strong na mga bata. Pero ayoko namang ma-invalidate din yung concern ng asawa ko at yung feelings niya. Either way kasi, Tita L, feeling ko may magtatampo sa kanila. Sana po makapag-share kayo ng payo sa akin. Maraming salamat po and God bless. Ako po si Donna. Okay. Donna, unang-una, may echo ba yung boses ko? Kasi parang naririnig ko sa headphones ni Dr. Love, may echo. So yung headphones lang ni Dr. Love malakas, ganun ba? Akala ko kasi hindi mo tinanggal yung echo. Okay, Donna, hindi ikaw yung ano, yung pinagtatawanan ko. Actually, mahirap yung posisyon mo. You have to be a wife and a mother at the same time. Diba? May request sa'yo yung asawa mo, pero yung mga anak mo, they also have the right to know. Siguro, just to meet halfway, magbigay lang kayo ng kung hanggang saan maaabot ng understanding ng mga bagets ninyo na procedures. Kasi hindi rin naman siguro po pwede na hindi nila malaman. Kasi how can you be a support system of someone na hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Lalo pa mga anak mo yan. Both are boys, tama ba? Sa pagkakaalala ko, parehong lalaki yung anak niya. Lalo pa pareho yung lalaki. Sa tingin ko,
sabi mo nga, 'di ba, na yung mga anak mo eh very very strong naman. And I think as boys, kaya nila yung tanggapin. Yun nga lang, merong mga bagay na gusto ring isikreto yung asawa mo, and you also have to respect that. So edi gawin natin just to a certain extent. Siguro pwede rin naman nating sabihin yung mga future na gagawing procedures sa asawa mo. Pero just limit it sa kanilang understanding. And i-explain mo rin sa asawa mo na huwag sasama ang loob mo kasi kailangan din namang malaman ng mga bata. Remember that minsan kapag ka cancer yung kalaban natin, ang kalaban din natin ay panahon. So kung tatanggalin man yung prostate, kasi nga prostate cancer, so malamang yung prostate ang tatanggalin, no? Kailangan din siguro malaman ng mga bata, pero to a certain extent lang, 'di ba? And then, sana maging successful ang operation ng asawa mo at sana walang iba pang mga organs na madamay kasi ganyan ang cancer eh. Minsan, nadadamay ang bladder o yung iba pang katabi ng prostate or liver, yeah, no, ng lalaki. So, sana maging okay yung operasyon, matanggal lahat ng cancer cells para hindi na rin siya mag-metastasize. And we do pray na maging successful yung operation and mag-remission. Matulog yung cancer ng asawa mo. Siguro doon mo pwedeng simulan eh. Oh boys, sabay-sabay tayo ha, mag-pray tayo na sana maging successful yung operation ng daddy kasi ganito ang mangyayari. Tapos to a certain extent lang ng ano, konting info. Kahit pa paano, nakaigi pa. Para pag nasabi mo naman sa asawa mo, oh daddy, alam mo kanina pinagdasal ka namin ng mga bata. Kasi sinabi ko sa kanila na ganito. O di hindi na niya kayang magalit kasi ayan na si Lord. 'Di ba? Huwag ka na magalit, pinagdasal ka na nga namin. Bawal ka ma-stress, may cancer ikaw. Totoo 'yan ha. Kung kayo po may cancer, bawal na bawal ma-stress. Yan isa pang kalaban ng cancer 'yan. And also sweets, yung mga sugar, very very bad for cancer. Ay nako. This I know specifically with prostate cancer kasi nga 'di ba naikwento ko na sa inyo at one point na my brother died of prostate cancer. So alam ko yung pakiramdam mo, Donna, na you try to become a pillar of strength for your family lalo na bata pa yung mga anak mo. On the part naman ng kuya ko, though kahit may edad na, nasa 50s na siya when he passed away, kami yung nagsilbing cheerleader and support system niya. Kasi, importante talaga na yung pamilya united sa pagiging support system. At times when he is okay or maganda yung mood niya, tanungin mo siya, mag-usap kayo ng maigi. Kung hindi siya open sa usapin na yun. Pero if he is, basta lagi ka lang makikinig sa mga sinasabi niya and always ask him how he feels. Hindi physically ha, how he feels. Ano yung nilalaman ng puso niya? Kasi importante din yun. Nung pinagdadaanan niya ng kuya ko, tinatanong ko siya lagi, how do you feel? So parang ang isa sa mga sagot niya nun sa akin is, okay naman ako. Kaya lang, ang iniisip ko lang talaga and ang question ko lang talaga is, hanggang dito na lang ba ako? Hanggang 51 na lang ba ako? Kasi siguro, marami pa siyang gustong gawin. And at that time, my auntie
na tumayo rin bilang nanay namin, siya po yung nag-aalaga. So, masyado siyang attached dun sa auntie namin na yon. Hindi niya maiwan. Iniisip niya lagi, paano pag nawala siya? So, malamang yung asawa mo, ganyan din. Paano pag nawala ako? Paano yung pamilya ko? Paano yung asawa ko? Paano yung dalawa kong anak? Ang babata pa. Alam mo, yung mental health nga ng isang cancer patient is very important. Kaya always ask him, kumusta siya, how he feels. Para kahit papano, nailalabas niya rin yung, yung burden kahit papano o yung hinain niya. If hindi siya makwento, give him a notebook and ask him to write his feelings down. So, yun. Gumawa siya ng journal. Yung isa sa mga bagay na I told my brother to do. Ito kasi, Donnie. Mag-iiyakan na naman tayo dito. Pero yun nga. I hope those are tips that are very helpful para sa iyo. Kasi, sapul na sapul si tita eh. Prostate cancer din, di ba? So, yun nga. It came to a point na nangailangan pa kami ng dugo. And two bags of blood was all we needed. To say our proper goodbyes. So I pray talaga na yung husband mo will have a very successful operation and sana mag-remission yung cancer niya. Okay? So Donna, if you need somebody to talk to, andito lang si tita, tawag ka lang. We always flash our numbers dito sa baba. We have cell phone if you wanna text us. I'm free to talk. And kasi kung kailangan ng support system ng pasyente, yung pamilya din eh, kailangan nyo ng support system. So if you need somebody to talk to, I can relate to you. So kwentuhan tayo, okay? Isang malaking yakap po sa lahat ng may pinagdadaan ng matinding karamdaman, whether that's, yung mga sobrang matitinding karamdaman, including mental health concerns. Okay?